You name it, we have it. Only here at Thumbs Up. Information and communication technology as it affects our lives. And solutions it offers as it simplifies. I am with your IT buddy, Engineer Anthony Baiza, whose job is to open the gates of information technology. At kagaya ng pangako natin last week, we will talk about CCTV. Or camera. Surveillance camera. Surveillance, that's how it's called. Yes. Normally, it's more madali siyang tandaan pag sinabing surveillance. Oo. At syempre, usong-uso ngayon yan, Anthony, kasi maraming krimen ang nahuli at nabigyan solusyon dahil sa CCTV. Kaya nga meron ng CCTV patrol, di ba? Pero pag-usapan natin ang CCTV for the needs of the homes. Actually, sabi mo nga, hindi lang yan panghanap buhay. Mm-hmm. Pati sa bahay, pwedeng-pwede yan. Alright. So basically, we can monitor yung bahay natin kahit na nasa ibang lugar tayo. Mm-hmm. So having our cameras set up in our house. Okay. So yung nasa bahay natin, nakakonekta yan sa isang system na kung saan na-open mo siya anywhere. Anywhere. Remotely. Remotely. Pwede mo siyang makita or pwede mo siyang ma-view using through online. Okay, so hindi nga minsan kailangan ng laptop or computer. Minsan, maski cellphone, nakikita siya. Saan ba ang ideal location dapat ng CCTV pag sa usapang bahay? Number one, syempre yung point of entry natin. Alright. Dapat yun yung kailangan na mo-monitor natin. The main entrance of an establishment or kung yung bahay natin. Huwag masyadong mataas, ha? Kailangan medyo... There's an angle. There's a 45 degrees maximum of it na kailangan makikita natin. Not only yung muka, siyempre pati yung katawan. Yung build. Okay. At siyempre, pag point of entry, ang susunod na magandang lagyan, saan naman sa loob? Yung strategic areas natin, kung saan nandun yung mga valuables natin. For example, sa business, kung saan nandun yung cashier. Of course. Nandun nangyayari yung payment. Nandun yung turnover ng pera. Dun sa stock room siguro. Stock rooms. Kung ang negosyo naman natin ay restaurant, sa kitchen. Sa kitchen. Okay. Tsaka yung mga exits. Yes. Oo. Siyempre nga naman, hindi naman nasa pinagdududahan natin yung mga empleyado natin. Siyempre, ang magandang solusyon yan para maiwasan, di ba? Maiwasan natin yung mga pangyayari hindi natin inaasahan. Actually, kahit na mangyari na siya, we can retrieve the scene or yun. Pwede nating ma-recover as hard evidence. Magiging part yun ng ebidensya kung doon sa scene of the crime. Oo. At siyempre, yung data na yan can be stored for how long? Depends on the storage na gagamitin natin. Typically, yung storage na ginagamit natin will last for 1 month. Mm-hmm. Alam mo, may mga bansa nga daw na lahat ng streets, lahat ng main thoroughfares meron. Sana pangarap natin dito sa Pilipinas, lahat ng barangay meron yan, no? Actually, marami na ngayon city sa Pilipinas ang gumagamit ng CCTV system, which they can monitor the traffic flow and crime deterrent. But of course, Anthony, technology comes with a price. Baka naman mas mura pang mag-hire ng security guard kaysa kumuha ng isang CCTV. Startup capital, mas mahal ang CCTV. Okay. In the long run, let's say given a year period, mas mura na magkaroon tayo ng CCTV. But of course, mas maganda pa rin meron tayong physical security of course. For the action right away. Mga magkano, give us a figure, yung pinakang mura hanggang sa pinakang mahal na CCTV? Well, the basic setup, as low as 15,000, you can have a 4-camera setup already. 4 cameras for 15,000? The best talaga ito. Ano nga bang mapapala natin kung may CCTV? Hindi lamang yung may peace of mind tayo na nakikita nating meron tayong mata sa lahat ng sulok na gusto nating makita. But I think the criminal minds will also be careful and will think twice when they see, aha, my CCTV. Information and communication technology as it has been part of our lives. And solutions it offers as it simplifies. I'm Anthony Baiza, your IT buddy. See you next week. Only here at Thumbs Up. So when it comes to my computers, cell phones, and cameras, I only purchase and have them serviced at the most professional, most affordable, and the most trustworthy site. But most importantly, when it comes to business, I only go for the Philippines' best IT provider franchise business today. Our clients may have one-of-a-kind experience in purchasing their computers, cameras, cell phones, and consumer electronics by having quality products
lowest price, and a great customer service. Bodega Side franchising is unique because we don't have franchise fee, royalty fee, and a guaranteed return on investment that makes a happy Bodega Side franchise. Be part of it. Grab it. Be the first one in your area to have it. Call our franchise hotline today.